Ang bawat tao ay may kanya-kanyang pangarap na nais maabot sa buhay. May mga hadlang din tayong nasasagupa sa pag-abot nito na nakakapagbigay sa atin ng pag-aalinlangan, minsan pa nga ay nagdudulot ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay nangangailangan pa rin tayo ng gabay o go signal na galing sa ating Panginoong Diyos. Kung ito na ba ang tamang panahon para rito? Dahil kahit gustuhin man natin na maabot ang ating pangarap, kung hindi ito naaayon sa kalooban niya, ay hindi niya ito itutulad na mangyari. Sapagkat ang Ama lang ang nakakaalam kung ano ang makabubuti sa atin. Nahirapan ko kung pagsabay-sabayin yung aking pagtupad, aking pag-aaral. Ano po bang dapat kong gawin? Anak, sa panahon na tayo'y nahihirapan, isang bagay lang ang maaari nating gawin. Yun ay ang ilagak natin ang ating pagtitiwala sa magagawa ng Ama. Magpanata ka at humingi ng pagpapalakas mula sa Kanya upang matupad mo ang iyong tungkulin at ang iyong pag-aaral. Good morning, everyone. Sorry to keep you waiting. Now let us start our class. Okay, so before I discuss, here are your performance tasks this week. So first, I want you to make a short insight of the video we have watched last meeting. And second, I want you to find a partner and discuss who would be the one preparing the video presentation and who will be the one giving the report next meeting. Okay, well, class, let us proceed. So turn your textbooks to page 7 and read the story silently. And I will be back after 10 minutes. And please note that to read the story properly, for I will be giving you questions, okay? Thank you. Bukan na dyan, anak. Okay. Sige, magkampo sa mahanda ng salamat ng inyong mga Diyosko. Panalangin ang kapag sa Pasko sa aming panglaros. Panalangin ito sa aming ng Diyos. Amen. Good afternoon po, classmates. Mag-invite na po sana ako kung available po kayo. Meron po kaming online pamamahayag sa Iglesia ni Cristo. Kung available po kayo, magbibigay po ako ng link. Jesus, ayun ka na naman na Diyad. Unahan mo kayo module mo. Subukan mo lang. Hindi naman ito kakaya naman aking oras. May report na. Wala kaming oras sa mga ganyan. Subukan mo lang. Wala mawawala sa'yo. Sige, para wala naman lahat akong ginagawa ngayon. Sige, bibigyan kita ng link at tuturuan na rin kita paano mag-connect. Sige. Tuturuan mo ako para makapasa. Sige, salamat po mga classmate. Sige.
Hala, 15 minutes na pala. So, wala na tayong oras at ipagpapatuloy na lang natin ang discussion ito next meeting. And before I forget, there will be a seminar 3 days from now. So, around 5 p.m. to 8 p.m. And sa lahat ng magjo-join, I'll give you points for every subject. Okay? So, class dismissed. Sa susunod na araw. Gala tayo pagkatapos sa mall, ano? O sige, isama natin si Adlet. O sige, tara. Adler! Napagplanuhan namin gumala sa mall. Pero pagkatapos na ng seminar, ano, sama ka? Kayo na lang muna. Eh, paano kung before seminar? Sensya na talaga kayo. May mahalagang gampanin kasal sa araw na yun, kaya hindi mo na makakasama. Oba, parang kahit matutulog ka, nasa church ka pa rin, ha? Hindi naman, talagang gano'n lang talaga kahalaga sa amin ang pagtupad ng aming mga tungkol. O siya nga pala, laro na tayo. Tara. Sige, tara. Tara, tara. Believe talaga ako dito kay Adler, simula nang naging honor student siya hanggang ngayon napanatili niya pa rin ang kanyang marka. Tawagan ko muna si Adler upang ipaalam sa kanya na siya pa rin ang nakakuha ng highest honor. Hello po? Magandang gabi, Adler. Magandang gabi din po, ma'am. Kamusta ka na? Masaya naman po dahil naipasok ko pong sa taktang oras ang aking mga requirements. Mabuti naman kung ganoon. Siya nga pala, Adler, may good news ako sa'yo. Ikaw pa rin ang nakakuha ng highest honor sa batch niyo. Congratulations! Ganun po. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po, ma'am. Salamat sa ama. Magandang araw, Kasidig. Naipasok ko na nga pala kay Kamark yung kahilingan natin para sa pasugod rin na yung darating na Sabado. Magandang araw rin kay Adler. Mabuti naman. Isa yan sa mabisang paraan natin upang makapanganyayang patayin ng marami. Oo nga eh. Paano ba yan? Mauna na ako. Kita-kita na lang tayo sa Sabado. Sige, ingat yan. Mga kapatid, tayo ngayon ay magsasagawa ng pasugod drive. Naway gabayan tayo ng ating Panginoon Diyos at gawin tayong kasangkapan. Sige po, tayo tumayo, tayo po'y mananalangin. Oh, I'm a-
Welcome po sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo. Kami po ay bumabati sa lahat po ng aming mga kapatid sa buong daigdig ng Happy 107th Anniversary. At sana po itong ating gagawing pagtalakay makatulong sa mga nagsusuri upang kanilang makilala ang tamang paraan ng paglilingkod sa Panginoon Diyos sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Ano po ang sukatan na itinuturo ng Biblia para makilala ang tunay na relihiyon? Ganito ang atin pong mababasa dito po sa aklat ng Isaias. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Sana sa susunod namin mga online pamamahayag, muli pa namin kayong makasama. Sige, Adler, sa susunod. Sakto! Susundin sana kita, papunta na ako ng online pamamahayag. Tara! Sakit dyan ko! Yung mo, pwede inom na lang ng gamot yan. Masakit talaga, boy! Isa ka ba pupunta? Maway na ako eh! Ay, teka. Dito lang pala, bahala. Sige, bye-bye! Sige. Isang masayang pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga kapatid. At kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga panauhin namin. Sa pagkakataong pong ito, ay atin pong pag-aaralan at susuriin, paglilingkod po namin sa inyo, ang ukol po sa kahalagahan at pangangailangan po sa Iglesia ni Cristo upang ang tao po ay maligtas. Today's highlight is not on great applause, but on the courage and determination you show as you fulfill your milestone of study. Ladies and gentlemen, it is my honor to give this award to one of our students for the academic year 2020-2021. With high honors, Adler Cuevas. Thank you and congratulations.
ay nahihirapan ako. Kailangan ko po ng iyong saglolo. Kailangan ko ang